Sinuldukan na ng pagbabalik sesyon ng Senado ang mga alingas-ngas ng pagpapalit ng liderato. Hindi natinag sa pagiging Senate President si Senator Mig Zubiring. Kasabay niyan, inilatag ang mga prioridad na panukalang batas. Live mula sa Batas ng Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, anong priority bills ng Senado sa pagbabalik sesyon? Nasa 20 itong priority bills na sinabi sa atin. Wala pa dyan yung bagong iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos kayo sa kanyang sona. Kaya asahan na raw na magiging abala at malulubog sa trabaho itong mga senador simula ngayon sa pag-resume ng sesyon hanggang sa katapusan ng taon. Bukod kasi sa pagpapanday ng mga bagong panukalang batas, kailangan nilang maipasa. Ang pinakamahalagang panukala, yan Cheryl, yung 2024 National Budget. 23 senador ang present sa pagbubukas ng sesyon ngayong araw. Tanging si Senator Pia Cayetano ang hindi nakadalo dahil kasalukuyan siyang nasa New Zealand para sa FIFA Women's World Cup. Wala pang 30 minutos tumagal ang sesyon. Wala ring pagpapalit ng liderato. Sa kanyang talumpati kanina, inisa-isa ni Senate President Mig Zubiri ang mga prioridad na panukalang batas na tututukan nila sa mga paparating na linggo at buwan. At gaya daw ng dati, ay kikilatisin ang mabuti ng Senado ang bawat batas bago ito ipasa. Matatanda ang nabatikos ang Senado sa pagpasa sa Maharlika Law dahil lumusot ito sa third and final reading kahit may error sa isa sa mga provision nito. In tackling bills, let us bear in mind that these are not the President's request, but the people's request. Some of this may not be what we want, but they are what the country needs. Kabilang sa mga priority bills ng Senado ang pagbuo ng Center for Disease Control, pagbuo ng Virology Institute of the Philippines, mandatory ROTC bill at legislative wage hike. Kasama rin dyan ang pagpapadali sa pagproseso ng pagbabayad ng buwis, National Employment Action Plan na makakatulong daw sa paglikha ng mga trabaho, Internet Transactions Bill kontra online scams at Anti-Agricultural Smuggling Bill. Bukod sa priority bills na uunahing trabahuin ng mga senador, ang pinaka-importante raw nilang dapat maipasa ay ang panukala kaugnay sa 2024 National Budget. Inaasahang bubusisiin ng matindi ng mga senador ang pondong ilalagak sa kada ahensya, lalo na raw ng mga taga-minorya na handa raw makipagdebate sa plenaryo kahit abutin pa ng madaling araw. Bukas naman sa Senate President Zubiri sa mga puna ng minority bloc. In our Minority Leader Coco Pimentel and Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, we find a vigilant opposition who do not obstruct but critique constructively their inputs resulting in better laws. Pero hirit ni Senator Pimentel, kung mahalaga pala sila, dapat bigyan daw ng sapat na oras ang minorya na umusisa sa mga panukala. Reklamo kasi ng minority bloc, hindi sila nabigyan ng sapat na oras para busisiin ang ipinasang Maharlika Law. We would like to thank the Senate President for recognizing and putting value to the role of the minority as fiscalizers. Pero sinabi ko nga sa kanya pagkatapos, gawin natin totoo yun, sinabi mo. At never cut the time of the minority when we want to interpolate. Ganun dapat. You never cut the time. Plano rin daw questionin ni Pimentel ang mandatory ROTC bill na kasama sa prioridad ng Senado at ang pagbuo ng Center for Disease Control dahil daw sa isyu ng pagbibigay ng emergency power sa presidente. Gusto raw nilang malinawan kung ano ang sakop nito. Sa tanong naman kung mananatili bang dalawa lang silang minorya, ito ang pabirong sagot ni Pimentel. Ang pinaka-logical recruit namin blood relative ng presidente. Si Senator Robin Padilla naman, never say die sa pagsusulong ng charter change. Maghahain ulit siya ng resolusyon kaugnay niyan pero sa pagkakataong ito, political provisions na raw ang kanyang planong baguhin. Kung saan gagawing 4 na taon ang termino ng Pangulo mula sa 6 na taon at magkakaroon ng re-election. Kahit na economic reform, kasi narinig ko si Presidente, pinagsinasabi niya gusto niyang pumasok ng talaga yung mga foreign investor. Paano natin gagawin yun? Sabi naman ni Senator Pimentel na kasama sa PDP laban pero sa kabilang paksyon, handa siyang suportahan ng tsa-tsa kung federalismo ang isusulong. Pero kung term extension lang, hindi na raw.
Cheryl, asahan na simula ngayong linggo aarangkada na yung mga committee hearings kaugnay sa mga priority bills na mismo ang ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos sa Kamara at Senado. Mapapaaga rin daw natatalakayin ang tungkol sa panukala para sa 2024 national budget dahil nagsabi raw Department of Budget and Management na agad nilang maipapasa sa Kongreso ang National Expenditure Program o yung panukala para sa nasabing budget. Cheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.